Diretsahang hinamon ni dating Pangulong Duterte ang International Criminal Court o ICC na bilisan na ang pag-iimbestiga. Dalian na raw nila bago pa siya mamatay. Narito ang report ni Marian Enriquez. I'm asking the ICC to hurry up. And if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. Yan ang matapang na hamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, kaugnay ng investigasyon nito sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Iniimbestigahan ng ICC si Duterte at iba pang opisyal dahil sa crimes against humanity noong drug war. Sa pagharap niya sa Quadcom kanina, sinabi ni Duterte na ilang taon nang natenga ang isyong ito. Giit pa niya, hindi siya natatakot sa ICC. If one of these days the ICC will come, will you voluntarily submit yourself? Sipain ko pa sila, ma'am. But you said a while ago that if somebody will sponsor your fare to the ICC, you will voluntarily submit yourself to their investigation and jurisdiction. Yes. Pero kung sila magpunta dito, sipain ko. But will you confirm that you are willing to submit voluntarily yourself to ICC? Punta ko doon, sipain ko rin sila. Matatanda ang noong termino ni Duterte, kumalas ang Pilipinas bilang miyembro ng ICC. Sagot naman ng palasyo, hindi nila pipigilan ang dating Pangulo kung magdesisyon siyang sumuko sa ICC. Pero kung daraan daw ang ICC sa Interpol na maaaring magbigay ng red notice sa mga otoridad sa bansa, malamang daw ay susundin ito ng pamahalaan. Isang request ang red notice mula sa Interpol para hanapin at arestuhin ang isang tao na nanatiling miyembro ng Interpol ang Pilipinas. Nagkainitan naman sina Duterte at Gabriela Fertiliz Representative Arlene Brosas nang usisain na ang drug war. Tama ba natawagin po itong Davao model or Davao style, Mr. Chair? I cannot control the semantics. Mr. Chair, yes or no? Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. You asking me to answer Mr. yes Chair, or no? Mr. Chair, tinatanong ko ano ka, polis? Nang tanungin na si Digong tungkol sa pagpatay sa mga drug user, itinanggi yan ni Duterte kahit ilang beses niya na itong sinabi noon. Ang tinutukoy niya raw ay ang mga nagmamanufacture ng droga, pati mga dealer at pusher. Bakit mo patayin niya yung addict? Dali mo sa ospital. It's a common sense. Ang inamin ni Duterte, may ilan siyang pinatay noong alkalde pa siya ng Davao City. Ako? Marami. Six or seven. In one drug den doon sa Davao City, apat na Chinese. Kriminal, hindi rin nakaligtas. Marami akong pinatay na pulis sa Davao na kriminal. Magtanong kayo sa Davao mo. Mag-go around. Ano yung nasa? Ako mismo ang talagang humirit. Marami akong pinatay na pulis na gago na mag-kidnap, mag-rape, tapos magpatay. Ngayong retirado na ang dating Pangulo, ititigil niya na raw ang pagpatay. Hindi na akong papatay siya. Retired na ako eh. Mahihiling din siya kay Quad Co-Chairperson Benny Abante na isa ring pastor. Kung may kasalanan man ako, ayokong pumunta ng impero, no? So, ipagdasal mo na lang rin ako, sir, kasi alam mo man talaga na Mr. President, trabaho lang yun. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.